YouTube channel muling nagbabalik ang iyong Katribo Moto. Today is June 17, 2023. And for today's video ay nandito tayo sa Cloud 9 Antipolo City kung saan ay ituturo ko kayo madalas may sinasabi. Samahan niyo ako sa aking mga panibagong vlog at sa pamamagitan ng iyong panunood sa aking mga panibagong video ay tiyak magkakaroon kayo ng idea kung saan kayo mamamasyal kasama ang iyong mga pamilya. Panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa at panibagong adventure sa umagang ito. Tara, samahan niyo kami. So, nandito pa tayo sa pinakababa, guys. Paakyat pa lang tayo doon sa taas. Pero bago tayo tumuloy, ay mag-iikot muna tayo dito sa baba dahil sobrang ganda ng mga tanawin. At alam nyo naman, ang inyong katribo ay mahilig sa ganitong nature. Palibhasa ay Tubong, Mindanaoan tayo. Sobrang ganda ng lugar na ito, guys. Ayan, buka na pa lang tayo ng paakyat ng Cloud 9. Pero ramdam na natin yung kakaibang saya sa ating, sa ating pakiramdam, no? Ang bango ng hangin, ang sarap ng simoy ng hangin. Wala tayong naaamoy kahit konting usok na galing sa kabihasnan. Wala tayong ibang naririnig dito, guys, kundi ahuni ng ibon, huni ng mga tunog ng mga dahon. Ayan si Madam. Hi, Madam. Say hi naman sa aking vlog. Ayan, sulit ba? Maganda ba sa taas, Madam? Okay, Madam, salamat. Ingat kayo, ingat. Ayan. Ayan si Madam. Ayan, pababa na daw sila. So, kailangan natin, guys, i-mute yung ating video kasi mula pa lang kanina pagpasok natin ay dinig na natin yung music, so hindi natin pwedeng hindi i-mute yung ating video dahil alam na natin makaka-copyright tayo. Ayan na, nagre-react na si pare ko. Ano to, pare ko, sa prank? Saan ba tayo na Michelle na walang bayad sa entrance? Walang libre sa panahon ngayon. Ayan, ano, uuwi na tayo. Nagulat si pare ko, may entrance daw. Binta natin silikon, ang silikon ko pambayad natin doon sa entrance. Sa mga hindi nakakaalam, guys, 9 years ako nakatira dito sa Antipolo, pero first time kong nakapasok dito sa Cloud 9. Although meron tayo nakakausap dati na kaklase natin nung high school sa Mindanao, na dito rin nagtatrabaho, pero sa kasamang palad, hindi kami nagkita dito. Hanggang sa pumasok na yung pandemic, umuwi na ata siya ng Mindanao, so hindi na kami nakapagkita. So, meron sila dito, guys. Meron tayo nakita dito na maliit na kapilya. Ito yung dinadayo ng mga kapatid natin na mga kapatid natin na namamanata at yung mahal na araw. So, ito maliit na chapel lang to, guys. Ayun, papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo. So, grabe, ganda. So, yung style nito, guys, parang alam mo yung chapel sa probinsya. Tapos, makikita nyo dito yung mga upuan. Ayan, gawa sa Nara. Talagang solid. Nara siya, oh. Opya. Ah, opya. Muntik na. Grabe, ang ganda. So, ayan. Magpapahinga muna tayo dito. Mag-iikot muna kami ni Pare Koy. Papakita ko sa inyo dito kung ano yung mayroon dito sa chapel na to. So, napakasimple lang niya. Papakita ko sa inyo dito sa likod. Ayan, marami din tayo nakikita dito na mga puno. Grabe, sobrang ganda. Entrada pa lang to, guys. Entrance pa lang to. Busog na yung ating mga mata. Sobrang sarap ng hangin, guys. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung anong puno mayroon dito. Ayan, papakita ko sa inyo, guys. Ayan, si pare ko yun. Para na si pare ko yun. Hindi na makagalaw.
dito sa probinsya, nakalimutan ko lang kung anong pangalan. At marami tayong nakita dito ng mga halaman nung katagsagan ng pandemic na uso-usong halaman. Ayun, papakita ko sa inyo mamaya. Ayan. Ito guys, papakita ko sa inyo yung halaman na sinasabi ko. Yan, ang ganda, sobra, grabe. So wala ka tayo sa ano guys, ha? Wala ka tayo dun sa pinakataas, nandito pa lang tayo sa baba. Alam niyo naman ako, pag ako nag-vlog, yan, susulitin ko yan, di ba? Malayo yung biniyahe natin, bakit hindi natin sulitin yung lugar na pinupuntahan natin? At syempre, papakita ko rin sa inyo para alam niyo kung anong mayroon dito sa entrada pa lang ng Cloud 9. So ayan, nakikita nyo dito sa kalikuran yung dahon na yan. Yan, yung kulay gray na yan. Yan yung sikat na halaman nung kasagsagan ng pandemic. So mayroon din tayo nito doon sa bahay. Sa bahay namin, mayroon din ako ganyan. So yun na nga guys, nandito na tayo sa taas. Ayan, nakikita nyo sa taas, dyan sa Uluhan ni Parikoy, ayan nakikita. Yan na yung ano, pinaka hanging bridge dito sa Cloud 9. So pupunta na tayo doon sa pinaka entrance at magbabayad tayo ng entrance para tayo naman ang sumubok umakyat dyan. So may kataasan din guys, ayan. So kailangan natin umakyat dyan, tumawid dyan sa hanging bridge para makarating tayo doon sa yun, pinaka turi ng Cloud 9. So yan yung turi na yan ang pinupuntahan ng ating mga kapatid na gusto mamasyal dito sa Cloud 9. Guys, ang Cloud 9 po ay isa sa mga tourist spot ng ating mga kapatid na kapwa natin Pilipino. So mayroon din daw dito na mamasyal ng mga turista. So ngayon araw ng Sabado, maaga pa naman, kaya siguro akunti pa lang tao rito. So siguro mamaya, kasi kadalasan daw dito guys, kapag alaman natin na madalas na mamasyal dito ay yung palubog na yung ano, araw, dahil maganda rito kumuha ng video pag palubog na yung araw, lalo na pag maganda yung panahon. So hindi naman natin alam na yun pala yung oras ang dapat pumasyal dito, pero nandito na tayo, subukan na rin natin, malay natin sa mga susunod na araw balikan natin. So babalik tayo dito ng ganong oras hapon. So tara guys, papasok na tayo sa loob. Ayan, kukunti pa lang yung mga tao. So iniisip ko guys, kakayanin ko kaya ito. Nakakaramdam ako ng lula kahit hindi pa ako umakyat. Hahaha.
Medyo humangin-hangin na rin. Ayan. Ano? Tuloy, bawi. Tuloy, bawi. Kaya natin. Laki-laki ng katawan natin. Siyempre, atras pa ba tayo? Nandito na tayo, di ba? So, nakakahiya naman kung hindi natin subukan yan. So, isipin na lang natin, kaya nga ng ating mga kapatid nandyan, o, ayan, kaya nga nilang tumawid. So, tayo pa kaya? So, wala namang masama kung subukan natin. Susubukan natin yan mamaya, guys. Tayo mismo yung, dapat tayo mismo yung sumubok. Bago tayo sumuko. Yan, try sana namin mag, ano, mag-sit up ng live ni Parikoy, guys. Kaso, walang signal. So, no choice tayo. Pero pinakaramdaman ko talaga yung aking sarili ko, guys, kung tutuloy talaga ako. Tatanungin natin si Kuya. So ito guys, may nakapaskil, mura lang pala, yung entrance fee nila ay 100 kahit. So kayang-kaya. Kaya-kaya ako niyan, boss. At 80 kilo lang naman ako, kakayanin kaya ako niyan. Pinag-iisipan ko talaga eh, nagdadalawang isip ako. Ay, sumubok. Subukan natin. So, yun na nga guys. Nakabayad na tayo ng entrance. So, hindi mabigat sa bulsa yung entrance dahil 100 per head lang. So, ayan. Medyo nalito tayo kung saan tayo papasok. Katulad ng sinabi ko kanina, 9 years. Ako nakatira dito sa Antipolo pero first time kong pumasok dito sa Cloud 9. So, lahat, bawat pupuntahan natin at papasukan natin ay mayroon namang mga naka-guide at mayroong mga naka-paskill kung ano yung pwedeng gawin or ano yung bawal gawin. Ayan, so nakakamangha guys dahil makikita nyo dito sa aming pinapasukan ay para siyang ano, hindi siya ordinaryong daanan. Isa siyang kwarto na punong koleksyon. So, mga nakikita natin dito, guys, mga antigong koleksyon. So, ayan, papakita ko sa inyo. So, lahat ng pumapasok dito, bago pumunta dito sa Hanging Bridge, ay dito ang daan. So, gusto ko man, gusto ko sana na bilisan para makarating ako dito sa Hanging Bridge. Pero, namahala ako dito sa dinadaanan namin dahil, isa siyang kwarto, no? Para siyang maliit na museum. So, ayun, papakita ko sa inyo, guys. Ayan. Ayan, pwede ka dyan mag-wish kung ano yung wish mo. Tapos, maglagay ka ng barya. Kahit ilang barya ang gusto mo ibigay. Tapos, itong dito sa likuran ko, guys, wala siya nakalagay. Walang nakasulat. Pero, tingin ko, antigo din siya. So, kanina meron tayong nakikita ang mga rebulto ng ating bayani. Ayan. Ito yung madalas yung sinasabi, guys. Napag pumasyal tayo sa isang lugar, susulitin na natin. Katulad dito, guys, ayan. Mga antigong plato yan. So, nakalagay dito ay from Mindanao. So, ayan, dami nila. So, halos mga plato dito antigo from Agusan del Sur tapos Mindanao. So, siyempre, Agusan del Sur, Mindanao yan. So, ayan, ikot muna tayo dito, guys. Gustuhin ko mga excited ako kanina na makarating sa Hanging Bridge. Pero, mas excited ako dito magbasa or tumingin-tingin kung anong mayroon sila dito sa loob ng maliit na museum na to. Dahil nung araw, guys, nakikita natin to sa ating mga libro sa Araling Panlipunan. Tapos kung ilang taon
na siya. Grabe, no? Ayan. Nakakatuwa. So, guys, mga gustong pumasyal dito sa Cloud 9, ayan, pwede nating isama yung ating mga anak. At least, pag hindi lang adventure yung kanilang mararanasan dito, mayroon din silang matutunan sa tulad dito na, ayan, ito. Ito yung maributo ng ating mabayani na nadaanan natin kanina. At least dito, guys, mayroon na silang natutunan, mayroon pa silang ma-experience na kakainin sa adventure, mayroon pa silang dagdag kaalaman. So, nandito na tayo sa pangalawa, ako. So, iniisip ko marami nga sila doon kanina eh. Maraming umakyat. Tapos pag dalawa lang kami ni pare ko, edi kaya kami na. Ayok. Patayin mo yung music mo, makaka-copyright ako, kuya. Ayun na, dandan tayo. Ayun. Umpisa na tayo ah, guys. Paakyat ng hanging bridge para makarating tayo doon sa sinasabi nilang turi ng Cloud 9. So, pag-akit natin doon sa pinakaturi, makikita natin doon, kasi siyempre bago tayo pumunta doon, ay nanonood tayo ng mga video nila dito sa Cloud 9. Guys, ang pinaka-adventure talaga dito, ang pinaka- dinadayo ng ating mga kapatid dito, itong hanging bridge na to. So, ito lang mayroon dito sa Cloud 9, at saka yung pinakita ko sa inyo kanina, yung maliit na museum. Tapos, meron tayong nakita doon na iilang mga animals natin na for a collection siguro. Tapos, doon sa pinaka-entrance, napansin natin doon, merong pinaka terrace para makita natin yung view. Yung magandang views. Matatanaw na natin yung buong Maynila. So, hindi pa natin napuntahan yon. So, dito muna tayo sa hanging bridge para kunti. Habang kunti pa lang yung tao. So, nagpapaiwan si pare ko kasi sabi ko nga mahuli siya kasi ayoko nang masyadong magalaw kasi gumagalaw yung gumagalaw yung hanging bridge. Ayan. Pero sa tingin ko naman kaya ako nito. Legit yung hinga natin, guys. Ayan. So, mayroong nauna sa atin. Apat, lima na ating mga kapatid na namamasyal din. So, medyo mga bagets pa to. Ayan na. Bagito pa, kaya medyo, nagbibideo-video din sila, picture taking. So, tayo, kaya naman, kaso nga lang naiilang ako. Thank you.
pababa na kami. Bababa na kami. Ano tawag ng panas ko yung pare ko yung may mga story ng place, diba?